Isang pinagpalang umaga na naman mga kagaya. Ito na po yung natapos naming setup ng mini aquaponics na aming ginawa. Isda po siya. Yung isda niya is goldfish at yung nasa taas is fortune plant and basil. So ito po yung kasalukuyan po. Ayan, kasalukuyan pong na-reach na yung level sa taas ng tubig kaya nagdi-dry na siya. Ngayon lumakas na po yung tulo. Yung siphon is gumagana na. Yung ating siphon. Ayan. Ayan. Tumigil na siya kasi na-drain niya yung tubig sa taas. So, ngayon magpupuno na naman uli. Pupunuin na naman. Ayan, may tubig. Inihigop ng pump. Pag na-reach na naman yung level niyan, so, gagana na naman yung siphon natin. I-drain na naman yung tubig dyan sa taas. Hindi po malulunod yung ating halaman. So, yun po yung function ng siphon natin dito sa taas. Itong siphon na ginawa natin na nandito. Yan po yung purpose niyan. So, pwede po natin ito ilagay sa loob ng bahay, sa labas ng bahay. Pwede rin kayo magtanim ng iba't ibang klaseng halaman, kagaya ng mga pechay, lettuce, kung ano po yung gusto nyo o anong klaseng herbs pwede nyo itanim dito. Isda rin, kung ano yung isda pwede rin pwede nyo ilagay dito kung anong gusto nyo isda. Pero kung gusto nyo mag-avail ng ganitong design, message nyo lang po kami sa aming YouTube channel or sa aming FB page para maka-avail kayo ng ganito. Kasama po dito sa ganitong setup yung pump. Yung ginamit namin ditong growing bed namin is hydroton mixed with graba. May kunting graba po siya, hydroton. Kasama na yung pump, hydroton, halaman, and goldfish. So kung interested po kayo sa ganitong mini aquaponics, may isda ka na, may halaman ka pa, message nyo lang po kami. Ayan, hindi nyo po kailangan ng oxygen dito sa inyong isda. Kasi yan po yung bagsak ng tubig. Yan na rin po mag-create ng oxygen sa inyong isda. So, pinaliit lang po natin yung aquaponics. So, pali yung dumi ng isda na nadadala dito sa taas, yung ating hydroton sa graba, yun yung mag-serve as filter na rin. Tapos yung ating halaman, pag nagkaugat, magiging filter na rin siya. So, yung dumi magiging pataba ng halaman, then yung ating halaman naman, yung ating ugat, yung ugat ng halaman, tapos yung bagsak ng tubig, yun magiging oxygen ng isda. So, cycle lang siya. So, meron ka ng isda, meron ka pang halaman. At pwede mo pang gawing
decoration sa iyong bahay o kaya sa iyong garden, kung may garden po kaya. Maraming salamat po sa inyong panunood sa video na to. Kung inyo pong nagustuhan ang video na to, pa-like and subscribe na lang ng aming YouTube channel. I-share nyo na rin para makita at mapanood din ng iba. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.